contenido. Hai passato si sera no si sera gera Hebrew 7:3 Without father and without mother. So, fatherless and motherless and fatherless. Yung pinano doon si Melchizedek. Kasi, nanatili siya yung sacerdote magpakailanman. Sabi, pag ikaw ay lingkod ng Diyos, kailangan makapokus na sa iyong kalakaran. Tapos sabi, paano ka magiging isang sacerdote sa iyong tahanan? Kailangan, panindigan mo isang sacerdote kasi ikaw yung mismo, ikaw yung Diyos, ang Ama, siyang Diyos sa tahanan. Sabi dito, paano mo tatayuan ang pagiging sacerdote? Kailangan, isang sacerdote ka, pag natanggap mo yung salita, kailangan yung authority mo mahigpit. Kailangan yung kamay mo talagang mahigpit sa pagkakahawak mo ng tabak na yun. Basahin mo natin sa Hebrews 4. Sure, yung patungkol ko sa tabak. Thank you.
Yun ano na ipinasa ni Sister Alice, yung kusinaryo na kusas, Jesus Christ ang aral siya. Noong time na yun, dumating yung kanyang mga magulang at siya hinahanap. Pero sabi, then natutulo siya noong time na yun. Pero sabi, meron kumapit para sa para ipaabot na hinahanap siya ng kanyang magulang. Pero sabi doon, niya, ni Jesus Christ, na sino, inunat niya ang kanyang kamay at kanyang mga alagad, sinabi, narito ang aking ina ng aking mga kapatid. Sabagat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama, sa langit ay siya aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae nila. So ibig sabihin po noon na sinasabi mo sa Matthew, yun po yung sinasabi ni Jesus Christ, na sino man sumusunod sa kalooban ng kanyang ama, yun po yung tatunay ng kanyang ina at kanyang mga kapatid. So ganun po yung bone of my flesh. Pag ikat siya masasabi mo na kaisa po siya sa Espiritu, siya, masasabi mo talaga na siya yung naman sa bone of my bone, flesh of my flesh. Sumusunod siya. Example na lang po. Kung ako, si ate, yung punang tinawag. So si ate yung ano, si ate yung sa punang si Adam. So lumabas, dahil sa pagkatawag, tinawag ako, at ako naging kaisa sa espiritu ni ate. So matatawag niya ako, bone by bone, flesh by flesh, kasi magkaisa kami na espiritu. So masasabi mo, hindi mo siya masasabi na kapatid mo nga siya sa laman, pero sa espiritu, hindi kayo magkapatid. So hindi mo masasabi na siya ay bone of my bone, flesh of my flesh. Kung kayo, sa pamilya niyo, nagkakaroon kayo ng ano, nagkakaroon ng bulo. Kasi hindi pa kayo kaisa sa espiritu. Kasi kung kaisa kayo sa espiritu, meron kayong unity. Meron kayong pagpapalaga sa salita ng Diyos, natanggap yung salita ng Diyos. Kailangan yung magulang sa tahanan, yung assert niya, kailangan offensive siya. Yung magulang, kailangan yung pagiging sacerdote niya ay kailangan ganapin niya sa kanyang pamilya. Yung higpit niya, para hindi tayo maging stagnant na sinasabi sa turo na kailangan umakbang tayo, hindi tayo maging aaronic ministry. Kailangan dumating tayo sa Melchizedek ministry na kung saan, without father, motherless and fatherless na tayo. Kailangan sa ano sa iglesia, huwag kang masasaktan kung yung anak mo, sinasaway siya ng ano mo kapatiran. Kasi, mismo ikaw, hindi ka ang mayari ng anak na yan. Ikaw lamang yung pinaaruga at pinapaalaga. Ikaw ang matitrain. Bigay ng Diyos at ganit para ng Diyos na wala kang mayari sa batang yan. So, kailangan, huwag kang masaktan kung yung training, kailangan ganapin mo yun. Kasi, paano magkakaroon ng kapayapaan sa tahanan kung hindi kayo magkaisa ng Espiritu. So, magkakaroon mo ng kaguluhan. Kailangan, sabi sa Bible, sabi sa family na kailangan yung pagpupunta natin mismo sa sarili natin una-una. Kailangan yung ano, yung mensahe, kailangan una-una mag-manifest sa sarili natin, di ba? So, magiging isang modelo tayo sa tahanan. Kailangan una-una, sarili mo kapuutan mo bago mo ito yan sa mga... Kasi, di ba, sa time natin ngayon, marami kasi binabantayan muna ikaw, di ba? Hindi naman sinasabi yun, sinasaway mo siya, pero mismo ikaw, hindi ka gumaganap. So, magiging isang ano yung dahilan ng kapatid na hindi ka nila mapapinggan. Kasi mismo sarili mo, hindi walang manifestation. Kaya kailangan ng ano. Kaya sabi, say daw, sabi niya, ikaw ang alaman ng aking laman, ikaw ang pumunakan mo po. Kasi mismo, sa kanya si Eva, bumabas sa kanyang takiliran. Ganun din, bago magiging iglesia tayo o magiging ano tayo ni Jesus Christ, kung magiging kawangis tayo niya. Yun lang po. Maraming salamat.